Beast. Yan ang gimmick ng ilang mga kabataan ngayon. Ang pumorma ng husto, magkita kits at magpaandar. Tumugtog lang daw sa mall. Ang hayaan mo sila ng ex-battalion. Tila nagka-dance contest na. Maski marami ang rinding-rindi na, tila hindi pa rin humuhupa. Hayaan mo sila craze. Kanya-kanya ng version at kasa sa Hayaan Mo Sila Dance Challenge. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Pero ang kapansin-pansin, may iba na tila lumulusog pa sa mall, sabay sing and dance. Dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat tininda. Ng iba, hayan na sila. Huwag matakot. Hindi raw sila mga snatcher. At hindi rin daw miyembro ng kahit na anong gangster o sindikato. Nagpapakilala sila bilang mga Hype Beast. Ang Hype Beast, klase raw ng streetwear fashion, slang para sa mga taong beast o obsessed sa fashion. Tanging hangad lang daw nila, pumorma at tumambay. Kagaya na lang ng mga Hype Beast mula sa Dasmariñas, Cavite. Na siyang na-videohan na tila lumusog sa isang cellphone store at kumanta ng tila national anthem daw ngayon ng mga Hype Beast. Ang Hayaan Mo Sila. Yeah. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag ka magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat diniinda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lakad niya nagluloko. Pagkatapos ka pa kinabang, biglang lalayo. Makukulit na bata, kasaway. Sila ang Hype Beast Savage X Jelly Juice Crew na binubuo ng higit 15 mga miyembro. Ang supreme boss ng grupo, sina Daniel, 18 anyos, Lordson, 16 anyos, at Jubert, 17 anyos. Para ma-achieve ang kanilang Hype Beast look, nagbigay pa sila ng libreng tutorial. Ganito ang t-shirt namin, fit na nakatakin, sombrero para mas maangas, jacket, kahit na mainit sa Pinas, kailangan namin to. Medyas, high sock, kahit na mukha kami may sakit. Kahit wala ka po kasing pera, basta ganito mga forma mo, magmumukha ka po mayaman. Kaya dito na lang namin po dinadaan para hindi po masabing, ay wala kang pera, huwag tayo dyan sumama. Isa hanggang 2 beses lang daw sa isang linggo kung mamili sila ng kanilang mga isusuot. At hindi sa mga mall, kundi sa palengke. Kaya hindi raw sila magastos. Sa halagang 200 pesos nga lang daw, pwede mo na silang magaya. Para maging miyembro ng kanilang grupo, kailangan lang daw mag-message sa kanilang GC o group chat. Lahat po na nagko-comment doon, sinasali po namin. Pag ang ugali mo naman po sa loob ng chat, bastos ka, mili ka magmura, kick ka po agad. 3 beses sa isang linggo kung sila'y magkita-kita. Pero dahil may mga Hype Beast daw na nagsisimula ng gulo, banned sila sa ibang mga mall. Pero paglilinaw ng Hype Beast Savage X Jelly Juice Crew, nadamay lang naman daw sila sa gulo ng ibang mga Hype Beast na hindi naman nila kagrupo. Para po sa mga nambabasyamin o yung mga tao po sa loob ng mall na iniisip nila na kami po yung nagsisimula ng gulo, mali po sila doon. Mabait po kami tao kahit kailan po, never pa po kami na ipag-away na magkakasama. Patid din daw nila na marami silang basher o yung mga pinagtatawanan lang sila. Pero ika nga ng kanilang idol na ex-battalion, hahayaan na lang daw nila ang mga mapanghusga. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang. Ang problema sa babae, dapat dininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat.
lahat yan nagloloko. Pagkatapos ng pakinabangan, biglang lalayo. Kaya wag nang uulit pa. Kaya wag nang uulit pa. Pilit man silang pumuporma, hindi naman daw nito matatakpan ang kanilang mga pinagdadaanan. Bata pa lang daw si Jubert nung iwanan siya ng kanyang ina. Ma, sorry ma. Sorry kung palaaway ako. Lagi akong lumalabas. Lagi akong makulit. Sana mapatawad mo na ako. Gusto ko sana siya makasama buong araw. Kasi namimiss ko na siya. Gusto ko na siya mayakap. Kaya siya bumuo ng grupo para mapunan ang pangungulila niya sa pamilya. Masakit po, ma'am. Bakit? Sobrang sakit. Naiingit ako sa mga tropa ko eh. Na may sarili silang pamilya eh. Doon na lang akong bumabawi sa mga kaibigan ko para mapasaya nila ako. Dahil hindi nakatapos ng pag-aaral, sa pagpusta na lang sa computer games, umasa si Junbert sa ipantatawid sa pang-araw-araw. Kumaraket po ako sa computer ko, may ipagpustahan po. Minsan po, nangungutang na lang po ako sa mga kaibigan ko. Pag nanalo, babayaran ko agad sila. Pag may natira sa akin, kukuha ko na yung pagkain po. Tiwala naman po kami na hindi siya gagawa ng sakit ng ulo namin. Wish ko lang po, sana maging pagpatuloy niyang mabait na bata at hindi pasawala. Si Lordson, malaki rin daw ang pasasalamat sa kanilang grupo. Laman daw talaga siya na makalye noon at madalas na papaaway. Pero nung napasali siya sa Hypebeast, unti-unti raw siyang tumino. Dati po kasi gangster ako. Sama-sama lang po ako sa sense po ako tumatambay. May madaling araw na ako umuwi. Labas lang po ako, sabi napapaway po kami. Sumama po ako kay Jubert. Eh nabi nila, huwag na po ako maging gangster. Sumama po ako sa nila. Hindi na po ako minsan masyado nagpupuyat. Hindi na po ako umuwi ng madaling araw. Hindi man natutuwa sa kanila ang marami. Ang importante, napapasaya nila ang isa't isa. Iba po yung pakiramdam pag sila-sila po yung kasama. Masaya po sobra, hindi nawawala ng tawa. Kaya, tas bigayan pa po. Pag wala yung isa, magbibigay yung isa. Ayon sa fashion photographer na si Miguel Alumahan, patok daw ang pormahan ng Hypebeast, lalo na't nagbabalik ngayong 2018 ang uso noong 1990s. Yung mga brands na to, galing sa 90s. Pero halo-halo to eh. Parang pinagsama-sama tong trends eh. Ng isang buong era. Pa-boom pa lang siya ng 2015 and then 2016, medyo nakikilala na siya. Pero ng 2017 hanggang today, kilalang-kilala na siya. Sa Amerika raw talaga, nag-umpisa ang Hypebeast hanggang pinick up ito ng mga Pilipino. Kadalasang teenagers din daw ang target ng ganitong trend. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang, huwag kang magpakaibang. Dito sa Southside, may isa pang grupo ng mga Hypebeast na gumagawa ng ingay. At ang tawag nila sa kanilang sarili, Gucci Gang ng Laguna. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang, huwag kang magpakaibang. Dapat ay itawan lang ang problema sa babae, dapat tininda. Hayaan mo silang mag-abol sa'yo, diba? Paglilinaw nila, hindi raw sila yung mga gang na naghahanap ng basag ulo o gumagawa ng mga illegal. Simpleng samahan lang daw sila. At ang mga t-shirts na suot nila, hindi signature, imitation lang daw. Sa isang video, pinaringgan nila ang kanilang bashers sa pamagitan ng rap. Ito na ang panahon ngayon, subukan yung humarang. Mga pakit na bashers dito sa ating lipunan. Ang lakas yung mga asar, kalan yung batang sipunin. Purgit may gulo sa mall, kami agad ang sisisihin. Tapos pag nasa mall kami, pipicturean nyo pa kasi. Para lang ipamukha na kumakalat na kami. Masabi ko lang sa kanila, wala naman silang mapapala sa kakababash namin. More bash, more blessing po. Lalo po kaming sumisikat. Dahil po sa kanila. Nabuo raw ang kanilang gang o grupo dahil sa isang kanta. Nag-start po yon nung sa magkakaklase po kami. Naiinggit po kami kasi sa mga Hypebeast po na may kanya-kanyang grupo. Kaya ko po binuo yon para mas maraming makilalang mga tao at kaibigan. At hindi lang daw pagkakaibigan ang nabuo sa kanilang gang, pati na rin pagmamahalan. Ang dalawang miyembro kasi nila na sina Aliza at Jaymar, against all odds daw ang love story. Ayaw na ayaw daw ng mga magulang ni Aliza sa mga Hypebeast. Bukod daw kasi sa may imaheng takaw gulo ang mga ito, hindi rin boto ang kanyang parents sa kanilang pormahan. Ayaw po ni mama na patambay-tambay po kasi po alam na kasi daw delikado, gawa daw po na babae ako. Sinabi ko naman kay mama, maaga naman din po ako uwi para hindi na lang po din sila mag-alaya.
sinubukan naman po kami pag-iwili, pero ayaw po talaga namin. Kasi ito po yung talagang ayaw pong itaw. Oy! Totoo naman. At dahil may imaheng tambay ang mga hypebeast, balak ni na Aliza at Jmar na pabulaanan ito. Ipagpapatuloy daw nila ang naudlot nila pag-aaral. Kung magkakaroon po ako ng kakataong makapag-aral, ayun po. Gusto ko pong makapagpatuloy na pag-aaral para po sa pangarap kong makapag-seaman. Sino ba yung karaniwang nakikita mo sa lansangan? Sila yung mga kabataan na sumasabay sa usok kung ano yung sa kasalukuyan at kung ano yung nakikita nila sa ibang bansa, ginagaya nila. Minsan kahit na negative ang sinasabi sa kanila, wala silang pakialam eh. Ang mahalaga sa kanila, masaya sila doon sa ginagawa nila. Kaya nga may mga pagtatalaban din sa social media at sa ilang mga pag-aaral na hypebeast versus fakebeast na tinatawag. Ngayon kung titignan natin, kung status symbol ang pag-uusapan natin originally para sa mayaman, ngayon may kultura na para sa mga nasa laylayan. Hindi solo ng mga nasa itaas yung kultura na ito ay pwede rin kumapit maski na nasa ibaba ka. Ang mga katulad nila, Jologs ang tawag ng dekada 90. Jejemon naman nitong mga nakaraang taon. Ngayon, hypebeast. Bawat henerasyon, ang mga kabataan, kanya-kanyang paraan ng pagpapahayag ng kanilang sarili, kanya-kanyang pagdadala ng problema. Pero pare-parehong naghahangad na sila'y tanggapin at maunawaan habang hinahanap pa nila ang kanilang sarili at paglulugaran sa mundong ibaba. Kalimutan mo na yan, sige, maglibang, huwag kang magpakaibang.